Hindi ko pa rin nakakalimutan yung nangyari sa araw. Nagbunga pa ng kalimunyuhan, ginawa sa asawa ko. Nagkaroon pa ng tanggol. Napuros, kawalang yan ang dala sa amin. Walang kwensyeno sa pinuha ni Marites. Napakasamang taong binigay ng Ramon Montenegro na yan sa pamilya ko. Alam mo, pare, baka sarili ka eh. Dahil sa sakit na nararamdaman mo ngayon, pero siguro mas lalo na si Marites. Si Marites ang nagbibitbit ng malaking digat at lalim ng sugat. Dahil siya ang nilapastangan, pare. Alam mo, Mando, hindi ko naman sinisisi si Marites sa nangyari. Pero alam mo, sa nangyaring yun, Mando, ang pakiramdam ko, para akong trinidor at inipitan sa ulo. Yan naman lagi ang iniisip mo, pare, ang pagkalalaki mo. Pare, hindi ka niloko ni Marites. Siya nga ang mismo ang lalong nasaktan nung araw na yun. Dahil sa iniisip mo na iniiputan ka ng asawa mo sa ulo. Yan, may dahilan ka para pasakitan mo siya ng ganyan. Ano sinasabi mo? Pare. Pare, alam ko. Nakita ko kayong dalawa ni Lena, naghahalikan. Kaya huwag mong baliktarin ang kwento. Pare. Ikaw ang nanloloko sa asawa mo. Sir. Di magiba. Bakit mo naman iniwan itong trabaho mo rito? Alam mo, may mga bisita tayo galing sa MCF. Napahiya ang presinto natin. Asensya na, sir. Nagkaroon na ng emergency sa pamilya ko. Dapat! Nagsabi ka! Alam ko, sir. Napahama kasi, sir, yung anak ko at kailangan isugod sa ospital. Pasensya na, sir, at napabayaan ko trabaho. Sa susunod, ipaalam mo sa akin. O kaya, ipasa mo ang trabaho mo sa kabaro mo. Matagal ka na rin sa serbisyo. Dapat alam mo yan. Pasensya na ulit, sir. Sige na! Nagagalit sa akin si Carlos Suarez sa pag-iwan ko sa trabaho ko kahapon. Pare, magagalit talaga yun. Hindi lang naman ang trabaho mo ang iniwan mo eh. Lumalabas kasi na binaliwala ng Enlea ang pagpunta dito ng NCF. Mando, may responsibilidad din ako bilang tao. Labas ng trabaho ko. Pare, pasensya na ha. Sabit ang tawag doon. Hindi responsibilidad. Eh, baka kaya sunod-sunod yung problema mo dahil sa sinisingil ka na sa ginagawa mo. Salamat talaga, Mando, sa pakiusap kahit alam mo hindi siya makikinig sa'yo. Anong plano mo ngayon? Hindi ako papayag na makulong si Santino, Mando. Kailangan makahanap ako ng tao kung sino man ang pwede magpatunay na walang kasalanan ng anak ko. Sige, ako nang bahala kay Santino dito. Sige, pakilalayan mo lang ito si Tess, ha? Ano po, bahala. Salamat, ha? Ingat kayo, ha? Anong bahala kay Santino muna. Sir, halika na. Dahan-dahan na lang, Tess.
Talaga bang hindi na importante sa'yo ang pamilya mo? Bakit? Anong problema? Pare, dumugo ang sugat ni Marites pagkatapos niyang lumuhod sa harap mo. Asan siya? Umuwi na. Hinahatid ko na lang. Alam mo, sinabihan ko yan na magpahinga na lang at huwag na sumunod dito. Hindi ko na kasalanan yun. Pero pare... Pare! Huwag mong pakialaman ang pamamalakad ko sa pamilya ko. Pare, hindi naman sa nakikialam ako. Pero kaibigan ko kayong dalawa ni Marites. At parang pamangkin na rin ang turing ko kay Santino. Kung ayaw mo makinig sa kanila, pwede ba makinig ka naman sa akin? Alam ko mahalaga sa'yo pagkapulis mo kaysa sa pamilya mo. Pero isipin mo naman ang pamilya mo. Di ako magtataka isang araw. Iwanan ka ng pamilya mo. Halika, pasensya ka na. Kailangan akong magiging pabigat sa'yo. Huwag mong sabihin yan. Kahit kailan hindi ka naging pabigat, Santino. Nakausap ako ni Tita Marites. Kakausapin ko yung mga investigador. Sabihin ko sa kanila ang tunay na nangyari. Makakalaya ka na. Pero Anika, baka hindi sapat yun. Huwag kang mag-alala. Hiningi ko yung CCTV footage sa coffee shop kung saan tayo nagkita nung gabing yun. Papatunayan nun na wala ka sa gym nung oras na pinatay si Coach Gary. Hanapin mo si Tito Mando. Mando Mendoza, makakatulong siya sa atin. Sige. Pre, ano yan? Statement ng mga katrabaho ni Santino sa gym. Yung mga nakakita na siya huling nakalitan ng biktima. Papasok ko na sa piskal. Huwag na, pare. Huwag mo na ituloy. Bakit? Pare, kausap ko yung isang witness ni Santino. Sinabi niya na sa akin ang totoo. Nagbigay na rin siya ng report. Pinakita niya sa akin yung kuha ng CCTV kung saan sila nagkita ni Santino. Ito, tingnan mo. Tingnan mo. Oh. Ayan, pare. Malinaw sa kuha ng CCTV na wala si Santino sa gym nung mangyari ang krimen. Pare, alam kong ginagawa mo lang ang trabaho mo bilang pulis. Pero tatay ka rin. Alam kong parehas mahalaga sa'yo yun. Pero sana, bago mo husgahan si Santino bilang pulis, pakinggan mo naman siya bilang ama. Iba-iba. Sir. Pili ba sa pinakita mo? Hindi ka nagpatinag kahit nahihirapan ka. Hindi ako nahihirapan, General. Sinabi ko lang yung totoo. Lalabas din ang totoo. Kahit hindi mo sabihin, di magi ba, tao ka lang, may kahinaan, nagkakamali. Sayang ka, matatanggal ka dahil lang sa isang kaso. Ano ba? Sorry, sir. Pare, tagal nang pag-uusap nyo ni Colonel Suarez, ha? Natuloy na yung investigasyon sa akin, eh. Kinausap ako ng Internal Affairs. Sigurado ako, malalaman na nila yung totoo. Pare, pare, pag nabuko ka nila, pare, sigurado matatanggal ka sa serbisyo. Alam ko yun, Mando! Pare, ang tagal mong iningatan ng pagkapulis mo. Dito lang pala masisira. Baka na ito ni Colonel Suarez, eh. Para mapasulod niya ako sa mga gusto niya. Itadamay niya isang bagay na napakalaga sa akin? Huwag mo sisihin si Colonel Suarez dahil hindi kanya pinagtakpan. Kaso ito ni Alin Tindeng laban sa ginawa mo. May kasalanan ka rin dito. Nandito ka na sa sitwasyong ito. Ang tanong lang ngayon, paano mo ito malalampasan? Pinapanigan pa nga ng aking ina, ngunit ganun pa man, di pa di nagbago ang pangarap sa makaipon at may aho ng pamilya ko sa hirap. Dahil alam kong magbabago pa ang kuwit na palad sa akin, magkakatsuko at pa.